suliraning pangkapaligiran ay tumutukoy sa anumang pangyayari, kalagayan o problema na may kinalaman sa pagkasira ng kapaligiran at sa balancing ecological. Mahalagang matukoy kaagad ang mga suliraning ito upang masolusyonan o maagapan sapagkat sa kalaunan ay maaaring ikasira ng pamayanan. Dahil sa patuloy na pag-unlad, kasabay ng pag-usbong ng malalaking industriya at ng hindi mapigilang pag-unlad ng ekonomiya, patuloy na nasisira ang biodiversity o ang pagkakaiba-iba at pagiging katangi-tangi ng lahat ng anyo ng buhay na bumubuo sa kalikasan. Ang mga halimbawa ng mga suliraning pangkapaligiran ay ang waste management, mining, quarrying, deforestation at flash flood. Sa videong ito, ating alamin kung ano ang waste management at ang epekto nito sa ating kapaligiran. Ano nga ba ang mga epekto ng maling pagtatapon ng basura? Tungkulin ng tao na alagaan at pagyamanin ang kapaligiran. Kasabay ng lumalalang climate change at global warming, lumalala rin ang masamang kalagayan ng kapaligiran. Ayon sa National Solid Waste Management Commission ng Pilipinas, nasa 3 milyong tonelada o mahigit 1 milyong truck ng basura ang naiipon sa Metro Manila kada taon. Sinasabing nasa 25% ito ng basurang naiipon sa buong bansa. At ang pangunahing dahilan nito ay ang lumulobong populasyon. Subalit, ayon sa Ecological Solid Waste Management Act, hindi lahat ng basura ay dapat mapunta sa mga landfill. Sa bahay o barangay pa lamang, dapat ay nahihiwalay na ang mga nabubulok, hindi nabubulok at maaari pang pakinabangan. Dahil sa maling pagtatapon ng basura, nagkakaroon ng problema sa ekolohikal na aspeto ng kapaligiran. Maraming mga hayop sa dagat ang namamatay sapagkat nakakain o pumapasok sa katawan nila ang mga basura. Bukod dito, nawawalan din sila ng tirahan sapagkat nasisira ang mga coral reefs. Nakokontamina ang hangin, tubig, maging ang lupa. Dahil sa mga negatibong epekto, nagsasagawa ang pamahalaan at iba't ibang samahan ng mga programa at pamamaraan upang maiwasan ang wastong pagtapon at pagbubukod ng mga basura. Ano nga ba ang waste management? Ang waste management ay ang akmang termino sa wastong pangongolekta, paglilipat, pagtatapon, o paggamit at pagmumonitor ng mga basura ng mga tao. Isinasagawa ito upang mapangasiwaan ng maayos upang makaiwas sa masamang epekto ng basura sa kalusugan at kapaligiran. Maaaring mabawasan ang basura sa pamamagitan ng pagsunod sa prinsipyo ng reduce, reuse at recycle. Ang reduce, ang susi sa pagbabawas ng basura at pangangalaga o pagtitipid. Ang matalinong paggamit sa mga pinagkukunan at ang paggamit ng kaunti lamang upang maiwasan ang basura. Reuse, maaaring muling pakinabangan o gamitin ang mga gamit kaysa itapon ito o kaya naman ibigay o ipasa sa iba. Recycle, simple lamang ang panuntunan. Huwag itapon ang mga bagay o gamit na maaari pang i-recycle. Ang waste management sa Pilipinas. Ayon sa Section 6 ng Ecological Solid Waste Management Act, ipinagbabawal ang pagtatapon o pagtatambak ng anumang uri ng basura sa mga pampublikong lugar. Ang halimbawa ng mga pampublikong lugar ay ang mga daan, bangketa, bakanteng lote, kanal, estero at parke, harapan ng establishmento, maging baybayin ilog at baybayin dagat. Kung sakaling may lumabag, sa probisyong ito, nakasaad din ang pagbibigay ng citation ticket. Ating tandaan, dahil sa maling pagtatapon ng basura, nagkakaroon ng problema sa ekolohikal na aspeto ng kapaligiran. Maraming hayop sa dagat ang namamatay sapagkat nakakain o pumapasok ito sa kanilang katawan. Bukod dito, nawawalan din sila ng kanilang mga tirahan. Nakokontamina ang ating hangin, tubig, maging ang ating lupa. Bilang pagtatapos, sa videong ito, nais ko kayong tanungin. Sa kabila ng pagkakaroon ng Ecological Solid Waste Management Act, bakit hindi pa rin masolusyonan ang problema ng basura sa Pilipinas? Kung meron kayong kasagutan, malaya kayong magbigay ng inyong sagot sa comment section. Maraming salamat!